So guys, kakauwi lang namin. Grabe yung skyway enforcer na na-encounter namin kanina. First time namin na-experience yun at hindi namin makakalimutan yun. Kasi kanina nasa Pasay kami, pauwi na kami. Naka-Waze lang kami. Kasi di namin kabisado talaga yung lugar. Timing naman na yung pa-S-Lex, N-Lex doon. Tsaka yung meron pa dito daanan sa ibaba. Timing doon na wala yung internet. So hindi namin alam kung saan kami papasok. So na-bye-bye namin yung skyway ba yun tawag dyan sa may bandang EDSA, Magallanes. Di namin sure. So pakaramdam na rin kami na nagloloko yung internet. Yung Waze nagloko rin siya. So pagilid na rin kami. Pero nakita namin Kuya Enforcer na nagpapaypay siya. Sinatawag kami. Pinuntahan namin siya. Tinanong niya kung papunta kami saan. Sa Pasig. So sabi niya hindi yun yung way papasig. Tsaka ba yung pagkakasabi niya? Hindi yun yung way. Or parang hindi po pwede yung aming motor doon sa way na yun. Kasi dahil only 400cc vehicles are allowed to pass the time zone. Kasi delikado daw yung way na yun. Ang mga 400cc pataas lang yun. So marami na daw nadidisgrasya doon. Nakita niya rin naman yung ways namin nandun sa motor. Chinek niya ngayon kung okay. Nasabi niya rin, nagloloko rin naman talaga yung ways. Pero hindi para siraan si ways. Okay si ways. Kumbaga, second time around pa lang din kasi namin nagagamit si Waze pang malayuan. Yung unang magamit namin na nagpunta kami sa Magnolia, Robinson's, okay naman. So ito lang, itong nagkaroon lang ng parang internet problem kanina. Ang ginawa ni Kuya, chinek niya yung aming Waze sa settings kung ano bang vehicle type yung nakalagay doon. Kasi may pang four wheels, di ba? May pang motor. Naka motor vehicle naman kami. Talaga nagkaroon lang ng internet problem kanina. So ang ginawa ni Kuya, instead na hulihin kami, ginawa niya, tinulungan niya pa kami na mag-U-turn para hindi kami mahirapan kasi mas marami kaming bit-bit kanina. Tinuro niya rin sa amin yung daan kung saan kami mas mapapabilis makauwi. Talagang inulit niya, dinobo-check niya yung Waze kung okay. So grabe. Tapos sa sobrang tuwa ko kasi may mga ganong enforcer pa rin pala talaga. Bigyan natin siya ng pang-merienda, diba? Narinig pala ni Kuya Enforcer. So ang ginawa niya, nag-refuse. Sabi niya, wag na daw kasi wala naman problema yung kanyang pagtulong. Yan siya. So natuwa naman ako sa kanya. Nagpa-picture na lang kami kasi bibihira lang yung mga ganong enforcer na mababait. Kumbaga yung safety mismo, iisipin niya rin yung ganon. Kay Sir Frank Ryan, Berog, na skyway enforcer na tumulong sa amin. Maraming salamat po. He instructed us along the way mula dun sa ways. Tapos tinuro mo pa sa amin, minake sure mo pa na yung vehicle type namin is dapat pang motor para ibibigay sa amin na directions is for motorcycles direction. So, para ma-check natin yung ating settings sa Waze, punta tayong Waze, then My Waze, itatap natin, then dito yung settings niya, at yung vehicle details, so ayan, naka-motorcycle po tayo, ayan, dyan po kung motorcycle ka, or taxi user ka, or private yung car, kasi magkakaiba po kasi yung route nila. So ituturo ka nila based on your vehicle. So example, type nyo po dito yung exact place kung saan talaga kayo pupunta, yung address. Much better kung specific yung number ng address na pupuntahan nyo. Example, ito. Ito kami sa Makati, Evangelista. Yan. Go now. Actually, may mga route pala yan ah. Yan. Kung gusto ninyo ng Parizal, Makati, which is 26 minutes lang yung mako-consume. May 30 minutes and 32 minutes. So, dito tayo sa 26 minutes. So, pag gusto mo siyang makita ng buo, click mo tong arrow down. Yan. Makikita mo yung overview. Pindutin mo yan. Then, ayan siya. Yan yung kabuuan niya. Pag gusto mo siya ibalik sa dati, yan, i-center mo siya. Kasi while driving, para makita mo yung mas clear na daan. So, yun lang. Thank you for being nice din. As in, nice talaga. Literal. Instead to give us fine, what you did, you instructed us what to do and how to get there to Makati, D5, going to Pasig. Para mas makauwi kami, mas mabilis. Kaya, saludo kami sa'yo. Yes, sobrang nakaka-touch, nakakatuwa. Kasi may mga ganun pa rin talaga. Good role model siya ng mga ibang enforcer na nananamantala. Pero hindi ko sinasabi lahat ng enforcer ganun ko. So, yun lang. Thank you, Kuya. And we arrive safe at home.